Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Now, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Now I have told you before it came to pass, that when it came to pass, ye might believe. Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh, and hath nothing in him. May sabay. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence. So, basahin lang natin sa 1 John 2:5. Ako muna. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Wait po. Sa 3:18, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Let's pray. Lord, na salamat sa inyong mga salita. We pray na kayong pangupala, Lord. Magpahiwatig, magbituro, Panginoon, sa amin ang inyong gustong malaman namin. Maintindihan, ma-apply sa buhay, Panginoon, sa school, sa kung saan man, sa trabaho, pamilya, ang mga relationship, Panginoon. I pray na, especially Lord, sa magsamba sa inyo, maglilingkod sa inyo. So I pray na kayo pong magpala. Again, like tulong sa amin, araw-araw, but especially, Panginoon, sa pagkatong pagkakataon na aming inaaral, Panginoon, nagbibuli-bulayan at nagsasaluhan ang salita. So, I pray kayo pong magpala, kayo maluhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapura na po. Okay. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title natin ngayong umaga, actually hindi dapat ito i-preach ko na, pero sabi na i-review ko, ang ganda ng ating memory verse. Amen? Amen. Kaya sabi po dyan sa 18 ng chapter 3 ng 1 John, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but indeed in truth. So may kinokontrast dyan, yung pag-ibig lang ng salita lang, ibig lang, kumpara sa paggawa at saka sa katotohanan. Kaya title natin ngayong umaga is Love, Truth, and the Word of God. Amen? Amen. Kung nagkabaliktad yung love, truth, okay lang yun. Kasi napag-usapan natin ngayong umaga. Tama-tama, dahil mga bago rin. May preaching na kasi tayo yung Loving the Word of God. Naalala niya series yun sa Psalms 119. Nga binago natin. Pero focus natin ngayon, obviously, yung salita ng Diyos, lagi naman. Pero yung pag-ibig sa salita ng Diyos, yun ang focus natin. At kung paano naman, yung mga kalaban ng Diyos, mga false teaching, false religion, yun exactly yung inaano nila. Binababoy, as in talagang nalilito. Sabi sa nakakaawa na lang yung mga tao, kaya di baligtas. Talagang may madumedepensa pa sa mga kasinungalingan nila. Kaya ano ba yung salita ng Diyos? Ano ba yung pag-ibig dyan? At ganun din sa atin, mga believers na, manampalataya na. Parang di tayo manatiling, parang ano lang, kasi parang init sa mata ng pag ganun, kailan lang, parang nagpiesta na naman yung mga Katoliko, di ba? Kaya lang, binibida ng mga idols. So, kung alam lang nila yung salita ng Diyos, hindi nila gawin yun. So, kaya nakaka-burden. Kaso nga, sino ba yung, ang dali naman tulig sa insana nung ano eh, kasinungalingan, kaso nga, nilalabanan ng kamalian at sabi natin foolishness, no? Matangahan minsan eh. Dahil minsan mayabang kapag sinabi mong gano'n, pero hindi naman. So kaya ngayon, let's take this opportunity na, again, kahit mga believers, andito na kayo, maturuan kayo paano mahalin yung salita ng Diyos at hindi yung pipilitin pa kayo. At pwedeng mahal nyo naman, pero kulang ba? Gusto nyo ba gano'n yung pagmahal sa inyo ng kahit sino, asawa nyo? Mahal ba kita? Parang hindi masagot ng mabilis.
hirap ng ganun eh. Amen? Amen. Yeah. So, ganun din dapat. Pag tinanong, mahal mo bang Diyos? Doon minsan, depende rin sa context eh, di ba? Ba't ka tinatanong ng ganun? Parang si Pedro, mahal mo ba ako? So, dyan tayo ikot yung ating usapan ngayon. Actually, ang mga verses lang natin, bukod sa dyan 14, itong mga as introduction, yung iba nating memory verse. Right? So, nain natin dito. So, 1 John, actually, parang love cha, ano din to eh, book to eh. Diba? Dito yung sinabi yung mga God is love. Dito rin yun eh. Diba? So, pero dito, dito lang muna tayo sa 3:18. Sabi dyan, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and truth. So, ang objective pala natin is, yun nga, mahalin natin salita ng Diyos. At katotohanan. Kasi, sabihin ko lang sa inyo, yung minsan siyempre nag-interact tayo sa ano, di ba? So, nakakawa nga yung mga kaibig, babae natin katoliko. Hindi naman lahat yung iba katamihan dyan, wala nang pakialam eh, di ba? Diyan tayo galing dati, so alam natin yun. So, didepensa mo ba yung ribulto? Ba't mo didepensa yung ribulto kahit malinaw na sa Bible yung na galit ang Diyos doon? So obviously, nilolo ako sila. So mga binigay ng verse sa akin, kesyo pinagawan daw sila ng Diyos ng ribulto. Kailan ginawa ng Diyos yun? Meron na actually, pero hindi ribultong ganun. Sa temple lang yun, parang design lang yun sa tabernacle. And then later sa, actually, sa yung ginawa ni Solomon sa temple, wala nga sinabi ang Diyos doon eh. Kaya nabanggit ko rin ng Thursday, kung naalala nyo, dito kayo ng Thursday. Ang perfect na talaga ng Diyos kay Jesus at saka sa langit, yung tabernacle. Kasi lahat ng sukat doon nang galing sa bibig ng Diyos. Yung temple na ginawa ni David, ni Solomon, I mean, wala yun eh. Naalala ba kayo, ito, gumawa ka ng ganyan? Wala. Sabi doon, si Solomon ang gumawa noon. Si Solomon ang gumawa na nag-design noon. So, maganda tingnan, pero sablay-sablay yung sukat noon. Kaya, lesson doon, introduction pa rin tayo. Ah, maganda minsan ginagawa ng ibang tao, pero huwag ka magtitiwala doon. Kaya nga yung ating ano rin, hindi na namanggit kanina, Psalms 119:140, ano yun? Thy words are very pure. Walang mali dyan. Kaya huwag kang tatama rin. Kahit mga bata pa kayo, sinabihan ko rin si KG. Kasi mamayan, minsan mali yung hati nyo sa ano eh. He that loveth me not. Ganun dapat. Okay? He that loveth me not. Hindi ganun. Kasi yung structure ng English sa King James, love it not. Parang ganun, madalas ganun sila, love it. Pero yung emphasis nun sa not. Pag ang sinasabi mo, hindi mahal ang Diyos. Pag hindi nila mahal ang Diyos, hindi nila lalong gagawin yung sinabi ni Jesus. Kaya nga, balik tayo sa Catholic kanina, ay, pinagawa ng Diyos siya. Alam mo, pinagasabi mo, parang gusto mong away, pero hindi alam, yung pinagsasabi, gumamit pa ng salita ng Diyos. Kaya minsan, pili ko minsan, either naloko ng husto o baka demonyo yung nagtatype doon, di ba? Yan, niloloko mo. Kasi ang ginamit pang mga verses, talagang puro walang ano. Ang baga, layo. Ano mo mga binigay sa akin? Hindi ko na matanda kasi talagang sablay-sablay. So, yun. So, kaya, kung mahal natin talaga ang Panginoon, ano daw dyan, sabi, hindi lang sa, yan yung unang point natin. Love not in word. Okay? So, huwag kang magmamahal sa salita lang. So, nakwento ko na sa inyo, isang, siyempre, mga bata kami, usap kami, asawa ako, ganyan-ganyan. So, anyway, hindi mo natutukan yung pare-pare naman lumaki sa church, kaya, eh, bandang huli, itong kaibigan kong, ano, yun nga, pag tinignan mo sila outwardly, sila yung pinaka-perfect couple. May dedication pa, pag picture, Facebook, parang di pa uso Facebook noon, parang Friendster pa lang. At pag may nagregalo pa, may dedication pa, to my only beloved, mga ganon. So, maganda naman mahalin mo talaga, nakikita yung mga point ko. So, kaya sabi sa salita ng Diyos, hindi yan sa salita lang. Amen. Now, ganun din kayo mga babae, kahit sino sa atin, huwag ka makakontento sa salita lang kasi din.
Eh, sinabi niya, mahal na ako eh. Di mahal niya ako. Sandali lang. Di mo alam na may ibang tao naging sinungaling. Iba nang bobola, yung iba nanloloko. So, alam niyo dapat yan, kung kayo ay kahit ano, nag-ibenta ka ng ano, sir, okay ba ito? Hindi na isira yan, sira agad. Nanloko yun, sinabi niya yun para maloko ka niya, kumita siya. Eh, ganun din sa pag-ibig minsan, lalo pag showbiz. Ngayon, mag-aasawa, batang-batang babae, matanda na yung asawang lalaki. Mahal niya ba yun sa palagay niyo? Hindi, mahal daw eh. Hindi, mahal niya. Anong karapatang husgahan siya? Ugod-ugod na yun, ano, pero mayaman. Hindi, mahal ko talagang pogi nito eh. Niloloko na yun, naglolokohan sila, niloloko rin yung isa. Hindi din mahal ng lalaki yung babae kahit bata. Yung katawan yun, ang mahal, naalala ko to kasi nga nagpagawa ko ng sasakyan. Ingat kayo sa mga pinapakinggan yung music. Kasi na-traffic ako, andun ako, wala ko, hindi nakinig lang ako. Sabi ba naman ng kanta? I love your body, mga ganun. Oh, sinaulon to. Dati mahihiya pa yung mga taong magsabi ng ganun eh. Kasi pag alam mong katawan lang ang gusto sa'yo, sinaulon to. Pero ngayon, kinanta pa. So ngayon, dahil narinig ng mga bataan yun, hindi ganun din yun. Kaya palang iba parte ng parte, gagastos ng anong retoke, gagastos. Kasi ang utak nung kala niya, ganun lang ang pag-ibig. Nakakuha nyo? At sa edad nyo, naano nyo na yan. Kasi mga post yun, nakikita ko eh. Hindi pa ako nag-iinit, ha? Sa, ano ka ako, wala akong mic. Talagang nag-iinit ako pero ngayon. Anyway, nagkakaintindihan ba tayo? Bata, matanda, huwag tayong magmahal sa salita. Sinungaling yun. So, punta na tayo sa salita ng Diyos ngayon. Ayun, mga kulto, yung mga katoliko na naman, kahit sino may mga kultong yan, edi... Actually, nagkakagulo nga sila. Nakita sila yung fiesta. So, minsan nakaka-burden lang. Kasi puro amen pa yung iba. Sabi ko, ito yung verse. Galit ang Diyos dyan. Galit na galit din yung mga ano. Nagkakagulo to sa amen. So, ganun po yan. Pag pumasok ka ng Catholic Church, for example, kahit ka, Soriano pa yung Manalo. Ang pag-uusapan niya, salita din ng Diyos. Ang Diyos din ang pag-uusapan niya. Tanong, mahal ba nila ang Diyos? Palagayin nyo. So, meron pa akong kilala ko, sineshare ako, sabi ko, parang maligtas ka, eh, may cancer na something, mamatay na, sineshare ako, tapos hindi, may religion na kami. Salamat na lang. At, so, tingnan natin. Nakaka-burden, pero pag gano'n, nakikita mo yung grabe yung kasinungalingan, yung ginagagawa sa tao niyan. Kung naiintindihan natin yan, lalo tayo mag-init sana sa pag-ililigod sa Diyos. Amen? Ayan, again, pag soul winner ka, ganun yung mararamdaman mo yun. Lalo pag tinapatan ka na ng Diyos na medyo matindi, na na-burden ka, pero talagang ang daming basura sa utak. Ngayon, huwag tayong magmahal sa salita. Paano yung magmahal sa salita? Yun na, sabihin sa'yo, mahal ka. Kasi alam niya, gusto yun ang marinig mo. Mag-iingat kayo doon. By the way, gagamitin din kayo ng mga businessman. Okay? Mabilan mo siya ng ganito. Kahit wala kang panahon sa kanya, at least mga ano yan. Ay, mahal ako kasi binilan ako ng may dedication pa doon sa kung ano man yan, may flowers, mayroon yung mga pendant. To my only beloved wife. Maniwala ka naman. Hindi mo inaalam ano yung estado ng relationship niya. Tingnan mo. Kaya tayo sinasabi lang, kahit mahirap ka, magmamahal lang kayo, kompleto na yun. Nakikita ko yung mga ganong pamilya, ang ganda. Tapos naglilingkod ka pa sa Diyos. Hindi tatapatan yun ng mga mamahaling ewan. Tapos naglolokohan na sila. Huwag kayo magmamahal sa salita. Eh, basta yun ang uso eh. Sino nagpauso nun? Eh, nakita ko sa mga postcard, mga sa TV, Valentine's na naman, kasi yung mga dedication, mga ano. Yan ang problema. Ang influence mo sa libutan, hindi yung salita ng Diyos. Magkakaproblema ka talaga niyan. Amen? Amen. Neither in tongue. Hindi nyo naintindihan yung word. Okay, obviously, kung salita ng Diyos pinag-uusapan niyan, tama pa yon. Kaya nilagyan niya, neither in tongue. Ibig sabihin talaga pinag-uusapan nito, dila lang, may masabi ka lang. Amen? Mga lalaki, ganun din. Anong mga binata kami, ganun ang kasi, paano pa manligaw? Yung usapan dati, di ba?
Eh, alam niyo naman ako, hindi lumaki sa church na maayos eh. Kaya, ang dami ko rin sinayang na oras doon sa mga ganun, mga kakwenta-kwentang bagay. Eh, di syempre, magtatanong kami kung kaninong ewan. Babaero pala yun. Ang dami siya sa, eh, dapat regaluhan mo ng ganyan. Dapat, ito yung sasabihin mo sa kanya. May spill yan. Merong ano. Ano ba? Ano ba dapat? Inaalam mo yung gusto niyang marinig eh, kahit di mo siya mahal. Kahit di mo na itindihan nga yung pagmamahal. Sabihin mo lang tong salitang to. Maling-mali yun. Something's very wrong with that. Preacher, amen? Nakikinig ba? Yan ang mga young people. Pero ganun din mga adults naman, ginagabayan natin itong mga to. Okay, huwag mong pupurihin yung, ang sexy mo naman. Yan ang madalas, bulahan eh. Ngayon, bulahan talaga. Minsan-minsan siguro, pwede. Amen? Pero never mo. Ang lagi mo itataas, ito yung mga ayos na babae. Maka-Diyos, mahal niya salita ng Diyos, pinaglalaban niya yung Diyos. Tang kapatid, tang church. Ganun-ganun nyo, huwag nyo, ah, sexy naman ito, ito yung ano. Nagkakaroon sila ng maling idea. So, ganun din sila ngayon. Kasi si ano pala, binobola ako, mambobola din ako. Iikot yung cycle ng kasinungalingan dyan. Sana nakukuha nyo natin. Ano yung kabaliktaran nyo? Hindi pa rin natin naintindihan yung inward in truth. Sabi dyan na love not. Huwag ganito kayong magmahal, huwag puro salita, puro salita. Ano yung kabaliktaran nun? But indeed and in truth. Ngayon, minsan pwede rin pikiin ang gawa eh. Pero kaya dinagdagan niya in truth. Kasi minsan pag puro salita ka lang, walang katotohanan. No, kasi salita lang eh. Natindihan niyo ba yun? Kung sinabi mo mahal mo siya, tulungan mo siya. Okay? So iba-ibang level din ang pagmamahal, tulong din yan. Pero again, magmamanifest yun. At kaya nga yung kaplastika ng mga kulto, tsaka yung even mga Baptist na medyo ano na, malabnaw na. Okay? Walang soul winning sa kanila, mali yung turo, tapos pag pinakinggan yung services nila, akala mo naman, talagang lualagpas na sa langit. Sa salita lang yun. Okay? Kahit yung Katolik ang pinakano talaga dyan eh. Ginagaya din ng mga kulto yan eh. Let us celebrate na kung ano man yan. Pasko na naman, malapit na naman. Kikita na naman si Jose Marichan. Sinasakyan niya yun kasi alam niya, kumikita naman siya din. Tsaka mo tama, makinig lang ng music, kala, uy, Pasko na. Ano ba yung Pasko sa inyo? Naintindihan niyo ba? So, never! Kaya nga ako, nag-aalala na ako pag nag-miss kayo ng church eh. Alam ko na agad kung ano iniisip natin, hindi nyo iniisip. So, totoo lang. Kahit sa alala, ganun. Kaya minsan, ano ako, tulala akong ganyan eh. Kasi pastor dito, huwag naalala ako, ganun. Ganyan lang. Nakikinig niya lahat yun. Kaya anong gagawin ko dito, parang ganun. Ilang beses mo na tinuruan. Minsan, iba naman talagang regular goer kasi walang ano eh. Ewan ko, anong dahilan, bakit pumupunta sa church. Pero mahal mo ba talaga yung salita ng Diyos? As in, mahal. Alam niyo siguro yung salitang mahal, di ba? Kaya minsan, pinagpapalit ng iba, lalo yung mga unbelievers, sa aso yung Diyos. Eh, parang kulang na dito, nakikita ko dito. Sipag naman ito, pinapalakad yung aso niya. Mamaya, tumain yung aso niya. Siya yung pumulot. Ang pira ko, hindi ko imagine gagawin ko yun. Eh. Doon, tamang pulutin niya, kasi nga, nag-ano na doon. Pero gagawin mo yun sa aso mo. Tapos mga commercial sa ano. Ito nga pala yung proper concern sa aso. Pinagupitan. So mahal nila aso nila. Okay, pero tanong tama ba yung minahal nila? Punta tayo sa inyo, mga kabataan. Yung pag-aaral nyo, mahal nyo ba? Yung pag-aaral po, iba pa yan sa minsan sa reputasyon nyo. Okay? Yung iba kaya aral lang aral kasi binola. Pag tap ganyan ka, maganda sana yan eh. Pero minsan hindi rin yun dapat mahalin nyo. Alam nyo ba, education. Yung natututunan nyo, hindi yung kinabisado mo lang. Kaya iba, gagawin kahit sa amin, alala, nabanggit ko sa inyo, yung mga top 1 and top 2, parang kahit minsan personal, may away eh. Hindi naman kailangan. Hindi nyo ba lang maraming factor bakit kayo naging top 1, top 2. Hindi nyo sa magaling eh. Kahit yung minsan mga bansa, nakapaikot ang uno ko. Nung isa, gano'n, nag-iiringan. Kasi, hindi, kami mas magaling.
Walang kwenta kasi hindi nagmamahal. At kung nagmamahal man, hindi sa katotohanan, minsan sa bibig lang. Kung saan sila may kinabang. At apply na rin natin yan dito. Okay, again, huwag kayong magbibintang agad ha. Baka nakita kayong kapatid yun, kaya lang andito to, kaya si ganyan. Huwag naman ganun. Ngayon, kung totoo yung hinala mo, panalangin mo na lang. Okay? And then, kung matutulungan mo, itulungan mo. And in truth, yun ang pinaka ano dun. Sa katotohanan ka magmahal. Ano na bang kita sa introduction kanina? Magmahal mo, mahal mo, huwag mong pikiin. Nagmahal ka ng 4M nga. Alam niyo yung 4M, di ba? Matandang, mayamang, madaling mamatay. Minsan iba, gano'n lang ano eh. Plano sa buhay. Hindi na mag-aaral. Maghahanap na lang ako ng 4M. Eh, kwento ko sa inyo yung nangyari nung inupahan namin. Gano'n. Gano'n talaga ang ano niya. Kala niya, gano'n. Nagkataon ito, kala niya ba maya? Hindi rin pala. Alam mo na, no? Paloko-loko sa buhay, di loko-loko rin pala. Doon nagkaano na sila, doon nagkaalaman. Sabi lagi, mahiging masaya ka doon. Una, matanda na, mahirap na yon. Alam niyo ba yun? Oo. Oh. Nabuti ka, maya, hindi rin pala mayaman, pakitang ano lang. Para lang mapakasalan ngayon. O di ngayon, parang stuck sila sa isa't isa, bandang huli. Eh dahil matanda na, di nagkaroon pa siya ng mas maraming problema. Matanda yung nasawa niya, para nagkaroon siya ng ano. Alagain. Never kayo magpaplano sa buhay ng ganun. Amen? So point number one, maging totoo tayo. Huwag sa salita lang, and then sa gawa rin dapat. So again ha, hindi. So didanan natin sa dito yung ating memory verse. Sabi dyan, he that abideth, five, no, whoso keepeth his word, salita ng Diyos. Kabaligtaran po yan, yung sinungaling, di ba? Dito muna tayo sa 4, sabi dyan, he that saith I know him, keepeth not his commandments, is a liar, and is the truth is not in him. Makita nyo yan? Again, applicable na applicable sa mga kulto, tsaka sa mga sinasolve natin. Huwag kayong papayag, nasasabihan kayong mali kayo dahil ayaw nilang tanggapin sinasabi nyo. Again nga, aralin nyo muna kasi. Pag sinabi sa inyong, eh sige, ayun sa Katoliko, dyan nalaki ko'y buloy. Sabi ng isa, sandali, ano kinalaman ay kubuloy dito? Si Raulo din yun eh. So out of context yung agad tira sa'yo, no? And then, ano pa yung gusto ko sabihin dito? Yan. So paano sabi kayo yung totoo? Ba't kami? Hindi, kami nga dito. Alas 5 pa lang, nasa simbahan na kami. Ang pag-ibig mo ba, nakabase saan? Sa sinabi ni Pope. Sabi nila yan sa bibig lang, sinabi ng Diyos. Sinabi lang ng Diyos, sinabi nila na sinasabi ng Diyos, pero sinabi ba ng Diyos? Paano nyo wala sinabi ng Diyos? Talaga. Nasa Bible at eksakto yung interpretation at pwede mong basahin at gusto natin pag-usapan. Pag inaayaw na po, ano pag-usapan yan? Kahit mga baptist iba, ganun eh, sa ibang topic, natin pag-usapan yan. Mahal mo ba yung totoo? Paano mo lang totoo? Iniisip yan, inaalam, titingnan sa Bible. Yun ba talaga ibig sabihin ni Jesus dito? Baka hindi naman. Kasi may tinatawag na yung mga tawag dyan, misrepresentation eh. Matulad ang bagit ko sa introduction, sinabi daw sa kanila, ang Diyos daw gumawa ng imahe. Imahe ba ng ano, sino? Ng seraphim. Hindi naman ano yun, sinasamba yun, hindi naman Diyos yun eh. Number one. Number two, yung ginagawa nila, Jesus na long hair, na again, hindi alam ng tao ang tsura ni Jesus. Talaga sinadya niya yun. Eh, sa kanila, hindi lang alam si Jesus na long hair daw, pati mga santo, si Pablo, pati si... Paano yung nalaman yun? So, patong-patong na kasinungaling at kamalian na. At yun yun, kaya huwag kayo mapayag. Yun, pag sinabi sa inyong ano, balikan nyo yung mga napag-aralan nyo. Again, kung totoo ka sarili mo. Yung ginagawa ni Soul Winning, alam nyo yan, kaya minsan takot kayo kasi alam nyo hindi yan basta-basta. Amen? Amen. Kaya handa dapat utak nyo, puso nyo, testimony nyo. Magkakasama yan. Pag alalabas ka doon, gusto mo lang magyabang.
makikita mo rin yung katapat mo. Madi-discourage ka rin kasi hindi ka nagmahal sa katotohanan. Kaya sabi dito, gusto ko sabihin dito, kaya sabi dyan, but whoso keepeth his words, malalaman natin ngayon, sino ba yung nasa katotohanan? Yung nagpapanatili ng salita. Ngayon, isa sa mga ibig sabihin ng panatili ng salita, ginagawa mo yung ginagawa niya. Isa yun. Totoo naman din yun. Pero, ang pagkakaumpisa na actually nito, yung una, alam mo muna. And then, isa pa, yung kaya King James only tayo. Bakit? Kasi nung inaral natin, ang dami pinalabas na translation dyan, magkaiba. At hindi lang magkaiba, yung mga importanteng verse, yun ang tinitira talaga. Ibig sabihin, sinasadya po yung babaguhin nila. Hindi pa yung nagkamali lang yung kopya niyan eh. Eh bakit eksakto dito? Tapos tinatanggal yung iba. Tapos yung iba, may verse pa rin. Tapos yung verse ko dahil ng King James, for example, yung woman caught in adultery, alam niyo yun? Doon lang binigay sa dyan, kung di ako nagkakamali. So ginagawa nila, para makabenta ng Bible, andun pa rin. Pero bandang huli, lalagyan ng footnote. Nasabi ng footnote, alam yung footnote? Yung nilalagay ng maliit dito, walang footnote to, kaya maganda to eh. So nilalagyan nila dyan, lalagyan ng marka doon, A, B, C, o kaya cross, kung ano man yan, asterisk, lalagyan ng footnote doon. Kung mabasa mo sa footnote, all of the oldest and most trusted manuscript don't have these verses. Sa Tagalog, sa ibang Bible daw, at sa pinaka-reliable pa daw, wala yun. So pag nabasa mo ngayon yun, ano nang isipin mo? Nasa Bible ba salata ba talaga ng Diyos to? O inimbento lang ng usino? Kasi wala daw eh. So magtitiwala ka yung salita ng Diyos pag gano'y nababasa mo? O syempre, magkakataon ng duda. Eh, mas may nangyong niwala pa rin ako, pero magtatanim yun. Hindi agad-agad nagdududa yung mga tao kahit ano ha, sa mga bata. Dapat hindi may butas yung testimony natin. Okay, walang perfectong tao. Pero hanggat maaari, hindi nila makikita na mahal ba ako ang tatay ko? O hindi? Talaga bang naglilingkod sa Diyos? Sa Diyos o hindi? O baka ibang bagay? Nako, pag nakita na anak niya yan, ano? Mas magiging malala pa yan. Kunwari, si ate, kayaan lang andito dahil may crush siya dito. Kunwari, mga ganun kababaw. Tapos nawala yung crush niya o reject siya, tapos nawala sa church. Ganun ba? Si sumusunod sa'yo, kala ko si ate ay dedicated talaga sa Diyos. Yung pala, hindi. Dedicated kay, ano, Pogi. Kung ano man yan. So, ganun din sa Bible ngayon. Kaya, ano ba, naniniwala ba talaga kayo dyan? Bakit yung sinulat yan? Sasabihin mo, hindi reliable yan. Tindihan nyo ba? Kaya sabi dito, paano mo nga malalaman kung sino yung tunay? E di, sabi dito, siyang nagpapanatili ng aking salita. So, yung pangalawang, una sinabi kong definition ng pananatili ng salita, sabi ko, ginagawa mo. Pero yung pangalawa at pangatlo, pagsamahin na natin, una, hinahanap mo yung tamang salita ng Diyos, and then, ikikip mo, gagamitin mo, and then, intindihin sa ulo mo. Mahal mo talaga, binabasa mo. Kaya nakakatuwa yung statistic dyan sa NIV, pinakamabenta daw yung NIV. Alam niyo NIV, yung not inspired version? Then, not new international version daw. Ang dami bumibili nung, pero hindi binabasa, paano mo nalaman yung pastor? Kasi wala nagko-quote eh. Sa internet ngayon, alam mo na agad kung binabasa. Tapos ha, kahit sa Webster, mayroon doon. Paano? Ba't mo nilook up tong salitang to? Sasabihin doon. Kasi nabasa ko sa Bible, King James eh. Binibilang nila yon. Kaya ngayon, alam nila, yung tao talagang nagbabasa kasi nilook up yung salita. Ano mong isabihin na abode? Ano isabihin na abode? Ha? Nakatira. Okay, titingnan mo ngayon yun. Hindi, binibilang nila yun. Kaya nung yung research nila, yes, mabenta yung NIV kasi nga, pinangre-regalo yun, binabato lang kung saan. Yung King James ang binabasa. Amen? Kaya dapat gano'n, kung mahal yung salita nyo, basahin nyo. Patunayan nyo, hindi yung patunay lang na napipilitang kayo. Ako, pinipis ko lang, alam ko, pinaniniwalaan. Kung kayo ba, pinaniniwalaan nyo din. Iba yung mill level yan, yes. Pero mahalin nyo, as in, basahin nyo, hindi kayo tama rin. Tapos minsan, critic, gano'n ba talaga nangyari? Ano bang pananaw mo dyan? Kung salita ng Diyos siya, walang mali dyan. Huwag mong pagdudahan. Katulad ng ginagawa ng mga pag nagbasa kayo ng mga commentary. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, hereby know we that we are in Him. So medyo delikado rin to ha. Pero tama to kasi alam niyo yung kanina, balikan ko yung kanina, sa 3:18 sabi doon,
indeed and in truth, sasabihin mo, okay, ito mo, dapat gumagawa ka para malaman mong ligtas ka. Hindi sinabing gano'n, na sabi, dun-dun mo, talaga natin. Sabi doon, yun ang gawin mo, mahalin mo, huwag kang magmahal lang sa salita, pero gawin mo. Hindi sinabi, walang sinabi diyang kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Yun ang malinaw doon. Kaya next na interpretation dito ngayon, ito sakto to. Sabi diyan, pag pinananitili mo yung salita niya, again, hindi ginagawa lang, ha? Kasi iba sabihin, hindi mo ginagawa yung salita ng Diyos, hindi kaligtas. Huwag mong dami yung kaligtasan doon. Kasi walang perfect na makagawa lahat ng salita ng Diyos. Okay? Anyway, alam niyo, ligtas na kayo. Sabi diyan, in Him verily is the love of God perfected. Sa Tagalog, sino ba yung mapupuspos din ng Banal Espiritu? Sino yung mga magmamature? Yung mga hindi nag-aaral, hindi nakikinig, o yung nakikinig, nag-aaral. At pinapanatili. Again, ang nabasan kanina, ginagawa hanggat kaya mo, pero yung pinaka, una, gamitin mo itong kulay na salita na siya. And then, basahin mo. Yun daw ang nagmamature na anak ng Diyos, hindi nagbabasa. Ganun kasimple yun. Kaya keep His word in your mind, in your heart. Pero pati sa bibig mo, yun ang sabi dun eh. Purihin mo ang Diyos sa bibig mo rin. Kasi sabi, yung sinasabi mo. Kaya kanina, natutuwa ko sa inyo, nagkabisado kayo. Pero sana huwag yung ano, yung napipilitan nga lang. So, ganyan yung pag sinurvey mo sa church, kung sino ba yung nagmamature, madalas sa hindi, yung mga nagmamature, yung ganyan, masunod sa ganyang bagay. Nagkabisado. Basa. Pag hindi, wala yan. Kala mo, anong ilang taon magawa yung show mo? Nagkukunwari ka lang dito. Nagkukunwari ka lang na matured, nagkukunwari ka lang na maayos na Kristiyano. Ilang taon mo gagawin yan? Di ba may hirapan ka? Kaya sabi ng pastor din, ano eh? If you do not read your Bible, sabi doon, anong sabi doon? The Christian that is reading his Bible will carry the Bible, will be carried by the Bible. Parang ganun. Pag nagbabasa ka daw, ikaw yung dadali ng Bible. Ibig sabihin, hindi ka may bigatan kasi inaaral mo to, naiintindihan mo, tapos siya na yung mag-carry. Ibig sabihin, yung mga kabigatan mo, parang na nalilipat sa Diyos. Matalino ka, na-solve yung mga problem. Baliktarin mo yun. Pag hindi ka nagbabasa, anong gagawin mo? Ikaw ngayon yung may hirapang magbuhat nito, spiritually, figuratively. Parang burden na burden sa'yo. Bible na naman, aral na naman, kabisado na naman. Parang nabibigitan ka. Kasi hindi ka nasanay eh. Pabigat, isang salita ng Diyos sa'yo. Okay, so iba yon. Okay, so siningit ko lang yon. Kaya ito naman, paano daw natin malalaman na tayo nasa Diyos? Pag sinabing in Him yung pwede yan, ligtas yan, in Him eh. So, paano ba gumagawa ng salita ng Diyos? Maganda yun. Kaso, ang pinaka dyan, yan lalo kaya pag nag-soul winning ako, tapos na, ligtas na talaga. Next ko dyan, anong gamit yung Bible? Kasi, salamat, ligtas niya. Paano pag naloko yan, naggamit yung ibang Bible? Hindi lalago yan. Kawawa naman, sayang naman. Di ba? Ang ligtas talaga siya. So, kaya, dun ko i-challenge kayo niya. Pag church, mga pastora, ganyan, Pentecostal, kung ano man yan, CCF, so, ang next dyan sana, mahalin mo yung salita ng Diyos, yung tunay na salita ng Diyos. So, ibigay mo siya, at least, bigyan mo siya ng idea. Kasi, blinak po yan ng mga yan, mga CCF ganyan. Eh, ah, kayo lang, kahit ano yan. Nakita niyo ba statement of faith nila King James? Hindi. Yan ang banag dyan. Lahat ng maririnig nila, at least yung mga madalas narinig ng tao, sa Baptist, for example, gagiyahin nila yun. Pero, para lang wala masabi. Yan ang mga style ng mga yan eh. Kasi, alam niyo naman yung salvation by works, napaka-obvious na maling-mali yun eh. Kaya nagturo niya, mga Katoliko, basically lahat. Ngayon yung mga evangelical, gagayahin din nila siyempre yung tama, di ba? Para makuha nila yung mga baptisma, yung audience. Ngayon, may hirapan yung baptism mag-baptism kasi meron ding CCF na yun din eh, by faith alone din eh. Nakuha nyo. Kaya ang importante itong point na to, ipanatilihin mo yung salita ng Diyos. Panatilihin sa puso mo, isip mo, pati sa cabinet mo, hindi lang cabinet, basahin mo. Amen? Amen. Pati kahapon nga, yung mga bata doon, lahat ngayon may cellphone na eh. Sabi ko, lagyan mo rin ng Bible yung cellphone mo. Okay, kaya yan. Kaya malalaman mo, ito anak talaga ng Diyos na nasa kanya si Jesus. Kasi una, nagmamature siya kasi pinapanatili niya salita ng Diyos. Amen? At this time, balik na tayo sa John.
Kasi dito baba natin yung ating talagang mensahe. Sabi dito, ito po, by the way, yung John 14 hanggang 17, tuloy-tuloy halos yan, words of Jesus yan. Kaya napaganda nito. So nag-umpisa dito sa usapan nila. Hindi ko na binasa yung naunahan. Nagtanong ngayon to si Judas, hindi to si Judas the Iscariot. Sinabi naman dyan eh. So another point, kung nag-aaral talaga yung salita, magtanong kayo. Okay, may hiya. Yan nga ang ano natin dito, mga Baptist eh. Totoo lang, napansin niyo ba yun? Dati ka Katolik ako, dati ka Katolik, talaga napansin ko, talagang aral, mag-Baptist. I-take out niya, magtanong na kayo. Sige ko na lang yung walang pakialam, hindi nagtatanong. Yung iba na nagkukulwari, eh, naintindihan ko na. Matapos ka lang. O, kain na tayo, anong ganun. Hindi ka na magtanong ka, eh. Parang anong may mali ba, hindi ko maintindihan. O, ganyan. So magtanong. Eh ito, si Jude, Jude ang tawag natin ha. Nagtanong ngayon siya, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? Sa Tagalog, Lord, bakit naman pinapakilala mo yung sarili mo sa amin? Eh, ba't sa iba hindi? Di ba magandang tanong? Ganun ba ang Diyos? Unfair ba ang Diyos? Ibig sabihin, pinili lang niya ba yung mga... Pinili lang niya. O kayo lang makakaintindi, sila hindi. In a way, oo. In a way, hindi. Ang oo doon, yung ano kayo, 1 Corinthians 2:14. Sabi doon, but the natural man, masahin na natin, but the natural man receiveth not that. Yeah, masahin natin. Then there you go. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Okay, especially yung part ano dyan, yung next, yung last part, no? Neither can he know them. So parang sinasabi dyan, hindi nila maintindihan yung salita ng Diyos. Tama naman. Pero in the onset, ibig sabihin, kuna, bata ka pa lang, kaya lagi pinapaliwanag ko, napansin nyo, ano gusto alwining ako, kung napapansin nyo, lagi kong inuuna yung bago ko sabihin yung anak ng Diyos, wala ako ah. 22, yan. So, lagi ko inuuna, pinapaliwanag ko sa tao. Kasi I believe yun ang, ano eh, yun ang common sa panahon ngayon sa mga Pilipino, na ina-assume nila lahat ng tao anak ng Diyos. Kaya very particular tayo dyan, kung napansin nyo naman, di ba? Kasi pag in-assume mo lahat ng tao anak ng Diyos, patay ka na. Malilito ka na kasi anak ng Diyos, tapos ano, langit ba, impyerno. So ngayon, ayan, so kaya sabi dito, ang tanong ngayon, unfair ba ang Diyos? Bakit yung iba lang pinili and then yung iba din na maintindihan? Eh paano ka maliligtas? Hindi nila naintindihan. Diba? Pag Calvinist yan eh, Calvinist teaching yan eh. Hindi sustainable yan. So ngayon, kaya tinanong din ni Jude. Galing din ni Jude, di ba? So tama, kahit dapat kayo may tanong yung sarili dito, Lord, tama ba to? Sabi ng mga Calvinist, tayo lang pinili sa umpisa at sila hindi na maintindihan. Tayo lang ang makakaintindi. Tama ba yun? In a way, yes. In a way, no. San yes. Kasi nga, pag yung iba kasi ng tao, yung talaga mga anak ng demonyo, wala na. Ang hindi alam ng iba, paano naging anak ng demonyo, anak ng demonyo, yun ang hindi nila itatakil eh. So, kaya sinabi ng Calvinist, bata pa lang yung iba daw, reprobate na. Hindi tama yun. Ang reprobation nangyayari yan pag nakakapag-decide ka na. And then, nireject mo ang Diyos, nireject mo, Paulo. I-reject ka na rin niya. Okay? So, ganun yun. Ngayon, so, balik tayo dito. Sabi dyan, ano yung sagot ngayon ni Jesus? Bakit di mo sila pasang? Ba't di mo hayaang maintindihan nila? Dapat maintindihan nila. Alam naman ang Diyos yun. Kaya, inano niya yung sa free name niya yung kanyang sagot sa ganitong bagay nga. Okay? Hindi niya sinabing oo nga. Actually, hindi nila naintindihan. Hindi niya sinabing ganun. Kasi, hindi nga talaga ganun. Ang tao, may pangunawa naman yan. Lahat tayo may pagkakataon. Again, walang reprobate na pinanganap. So ngayon, kahit wala kang pinag-aralan,
pag magaling soul winner, tsaka alam niya talaga, ligtas talaga, at ikaw naman ay sincero ka din, kaya mo kaya intindihin yung dapat maintindihan? Uy, dapat. Kasi kung hindi mo kaya, wala ka ng chance talaga. So kaya, pansinin natin, anong sinabi ni Jesus? Ulitin ko, ayong tanong, ba't di mo siya pinakita yung ano mo? Yung sarili mo, ba't di ka nagpakilala sa kanila sa amin lang? Mali yung assumption ni Jude. Ang sabi ni Jesus ngayon, Jesus answered and said unto him, if, alam niyo ba if? Kung, di ba? May condition yun. So kaya, hindi kayo programmer, pero especially ito pag-programmer, alam na alam namin ito kasi nga, sa utak namin, nakikita mo yung branch eh. Alam niyo yung branch, di ba? Parang tree, structure of flow, di ba? So gusto mo ba ito? Hindi. Parang ano na lang, McDo, nag-ano na makis sa McDo? Iusang-uso na yung makis ngayon, di ba? Anong gusto mo? Burgers o ano? Chicken? Anong gusto mo kainin ngayon? Pag may nasa counter ka, pwede mo sabihin lang eh. Pero sila, hindi nila pwedeng ilagay na kalito yun eh. So ilalagay nila, mamili ka mo na, anong gusto mo? Chicken o burger? Kasi namin burger, saka pa lang lalabas yung mga menus na may kinalaman sa burger. Nagutom na tuloy kayo, ano? So ay, ito pala, ang dami kasi klase niya. May meal, may chicken, may malaki, a la carte, may mga, yan. So nag-branch na po yung decision nyo kasi nag-decide ka kanina, gusto mo burger, hindi chicken. Na kanyang if. So kaya pag nakita mo ngayon to, hindi lahat ng tao magmamahal sa Diyos, hindi pala lahat magtututo, hindi pala lahat magmamature. Kasi una sa lahat, nag-decide ba yung iba, mahal ba nila ang Diyos? Kasi iba sasabihin lang ulit eh, sabi natin kanina, diba sa introduction, mahal mo ba talaga Diyos? Sinabi lang sa salita, mahal, pero mahal ba talaga? Yan. Kasi sabi ni Jesus dito, kung mahal ako ng kung sino man tao yan, anong gagawin niya? He will keep my words. Babasahin niya, aalamin niya, magtatanong siya, ano ba sinabi talaga ng Diyos? Yun ang tunay na nagmamahal kay Jesus. Nakita niya na. Kaya yung mga kultong yan, walang lusot yan. Kahit pa yung mga Baptist na hindi nag-aaral ng certain topics, ano sinabi sa Bible? Ay, parang naalala ko. Ba't di mo alam na alam? Hindi mo sineshare yan. Hindi mo inaaral ng gusto yan. May nagsabi pa sa akin, parang paano agad eh. Parang madismiss na agad eh. Paano mo sabing pretty paano sa Bible yan? Alam mo ba yung ano? Ganyan. Ay, yung ano ba yung 1 Thessalonians 4 to ata 8 or something doon. Basta yung sino ba yung he dyan? Pag di mo nasagot yan, mali ka na agad. Sandali. Sinabi sa Matthew 24, Luke 21, tsaka sa Mark 13, after the tribulation eh, mas malapit yun, mas malinaw na ebidensya yun. Hindi yung pinagsasabi mong sino yung he dyan. Okay? So magtatanong ka, kung mahal mo talaga ang Diyos, magtatanong ka, pananatili mo yung salita ng Diyos, ito yung parallel kanina sa 1 John. Nakita nyo? Ito yung maganda dito. And my Father would love him. So ngayon, totoo naman yan, mahal ba tayo ng Diyos? Yung tanong ko lagi pag bago ako mag-introduction sa Romans 5:8, kasi alam natin ba tayo ng Diyos, pero iba na sobra naman. So, parang ano nangyari sa buhay, parang di ako pinagpapala ng Diyos, di ako natututong ano man yan. Mahal mo ba ang Diyos? Mamahalin ka rin ng Ama. Una, mahal mo si Jesus. And then, pag mahal mo talaga si Jesus, dapat, babasahin mo to. Eh, Pastor, mahal ko ang Diyos, pero yung Bible, parang, ay, may, ano yun, may pagkukunwari doon, or kulang. Okay? Baka mahal mo lang ang Diyos, kasi alam mo, nagagaling sa kanyang blessing lahat, eh. Totoo naman yun. Kaya mo siya mahal, para kang 4M yan. Ganun yung ano mo. Mahal ko to kasi alam ko ito magpapakain sa akin. Magpapakainin ka ng sindikato, for example. Diba? Nakita niyo yun? Ayan, pakainin ka ng kulto. Diba? Yung pinagmamalaki ng kibuloy, ganun eh. Pinagpala kami kasi nakita niyo na, mga iglesia, ganun din. Alam niyo agad sa nagagaling yung confidence ng tao eh. Pinagpala kami, kaya ang laking building namin. Nakita mo ba yung building ng Church of Satan? So, syempre, hindi naman yung mag-ano eh. Hindi na. Pero sigurado, marami na yung mga building yung mga yan. Amen? Ang building ng mga galit sa Diyos, ano ba? Ayan, mga gymnasium. Mga, kung saan nila ginagawa yung mga kalokohan nila. So, hindi yung, paano mga malalaman, ala, mahal tayo ng Diyos sa totoo?
Hindi lang sa blessing ng pera, kasi again, ang pera pwedeng nakawin. Yung mahal pag-ibig ng Diyos, ninanakaw ba pag-ibig? Alala ko tali si Absalom, di ba? So yan, mga politiko ngayon, kanya-kanyang palabas na yan eh. Parang yun, ba't nagpapaano si Sarah ngayon, pa-interview na yun, nagpapaawa na yun eh. Ay, na-appeal ako eh, naaalis yun ang loko eh. Ang daing confidential part, kasi by the way, lahat yung loko-loko yan. So pwedeng, ang pag-ibig ng tao actually pwedeng nakawin. Pero hindi marunong yung tao ngayon, ba't nanakaw? Kaya dito sa church na to, never, pansinin niyo ako, never, noong sa misa, nagsusumbong iba, ito, sumatay na sa ganun. In a way, na ano ako, kasi tinuruan natin, ganyan-ganyan, pero bandang huli, babalik ko lang dito sila eh. Mahal mo ba'y salita ng Diyos? Ba't ka punta ka doon sa puro happening, puro alokohan, kunwari, bumalik kang Catholic, kunwari. Mahal mo ba ang Diyos nun? Ayaw din kita dito kung gusto mo ganun lang. Amen? Amen. Hindi na dito, kung mahal mo si Jesus, mahal mo yung salita niya, pananatilihin mo yon. Hindi mo yon kagagalitan, hindi ka mabibigatan doon. Ikaw mismo, gustong-gusto mo yon. Ay, hindi mong love. Ay, gustong, I love it. Diba, ganun, anong mahal na mahal mo? Ngayon, mga bata, kasi bata pa yan. Eh. Siya na, umiikot lang yung ano niya, yung buhay niyan sa swimming, cellphone, playground. May bata pa eh. Excited na excited yun pag nasa playground. Eh. Bata pa ba kayo? Lalo mga Kristiyano, sana lumalago kayo. Kaya minsan, kinakanta natin salita ng Diyos. Okay lang, para masanay kayo. Ang ganda pala salita ng Diyos. Never niya sabi, ang pangit naman. May ano, love it. May mga ganun pa. Ganun talaga yung King James eh. Hindi yung pangit. May accuracy actually. Thou, thine, may ibig sabihin yun, hindi yun komni. Scholarly actually yun. Yan, pag tinanslate mo yan, from Greek, ang Greek nakaka-capture nila yung singular plural. Eh bakit yung English nawala yun? Na bumabaw. Kaya maganda yung diye daw. Binilisan ko lang yun ha, pero walang komni dyan. Okay? Kaya ngayon, today, pwedeng matapos na tayo dito actually. O babalik ako na lang kanina. Pa sabi dito, gusto nyo ba mahalin kayo ng Diyos pagpalain kayo? Minsan kasi nakabaliktan yung mahal, pagpapala. Pag nalilito kayo sa pagpapala sa kapag-ibig, alalahan nyo lang yung 4M. Lang kayo, 4M ka ba? Ganun dapat ang title pala nito eh. 4M ka ba? Matandang, mayamang, madaling mamatay. Pag naniniwala kayo sa mga ganun, na pagbabaliktad mo na yung blessing at pagmamahal. Ito sinasabi sa atin, hoy, mahal mo ako si Jesus lalo. Kung gamitin yung pangalan lang ni Jesus, inakalad ka mo sa putikan. Kung mahal mo siya, alamin mo, kilalanin mo siya, sino ba siya, long hair ba siya, hindi. O siyempre hindi, doon pa lang, bagsak mo yung Katolik, pero lahat silang pakialam salita ng Diyos eh. Hindi lahat ha. Kaya iba, nawiwin natin, di ba? Kaya iba, walang pakialam, di, well, you will get what you deserve. Eh sabi niya, pag minahal mo yung salita ng Diyos, si Jesus, and then mamahalin mo yung salita ng Diyos, mamahalin ka rin ng Ama. Okay na okay yan. Sigurado ang blessing dyan. At again, ang gandang statement nun eh. Actually, kaya ginawa ko memory verse natin to. Mahalin natin yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Ikaw ang hayaang pilitin na mag-memorize, na mag-kantahin mo yan, magbasa, mahalin mo na kasi mamahalin ka rin ng Ama. Then we will come unto him. Eto na. Sino dito may kilalang ano, yung binibisita ka ng sikat na tao na rin? Sa bahay mo. Diba? Kaya, maunang panahon, ano yan eh, parang honor yan eh, pag binisita ka na. Sabihin, uy, may bisita ako. Diba? Kaya iba nga, nagpapakain pa, para mabisita. Kasi parang honor yun. Ba't ka pinuntahan? May silbi siya sa'yo. May silbi ka sa kanya, I mean. Amen? Amen. Eh, may silbi pa tayo sa Diyos? Oh, pre, mahal ako ng Diyos eh. Pero, kaya ginamit ang Panginoon to na illustration nga, mahal ka ba ng Diyos o sinasabi mo lang yan? Iba yung, ito yung madalas sinasabi ko sa inyo sa soul winning. Kaya pag tinanong natin, sigurado ako ba sa langit? Kasi iba, ang bilis eh. Oo naman. Nililinaw ko lang. Iba yung gusto mo sa langit, iba yung totoong sa langit ka. Mag-iisip na ngayon yan. Kasi sabi ko, eh, paano mo nasabi?
tatawa na yan. Yung tawang ano ba? Parang, parang ganun. Ito, mahal ka ba ng Diyos? Yan ang tanong niyo sarili ngayon. Mahal ka ba ng Diyos? O, syempre, in a way, yes. Lahat ng tao mahal ng Diyos, in a way. Ay, doon lang tayo sa mga anak ng Diyos. Mahal ka ba ng tatay mo? Tanong mo yung tatay mo ngayon. Tanong mo, Julian. Mahal ka ba ng tatay mo? Tanong mo, ha? Papi, tanongin mo. Sino ba? Iba, wala. Yun. Tanongin mo yung tatay niyo. Oh, gulat yun. Kasi nga, in a way, mahal talaga anak mo yun. Mahal mo yan. Pero yung iba, iba. Yung iba, may ano yung sama ng loob. Hindi makasagot agad. Parang sabi ko ano yung sama asawa, di ba? Mahal mo ba siyang asawa mo? Ba't mo tinatanong? Parang dududa ka na parang ganyan. Itong ganda nito, pwede mong malaman at sigurado kasi mahal mo ang Diyos. Alam mo yung salita niya, ginagawa mo, kinakabisado mo pa. Mamahalik ka ng Diyos. Then we, hindi lang, nagsama pa. Uy, bisitahin ko yun. Gustong-gusto mo makita yung si Rain. Kasi, maganda yung usapan namin, maganda yung fellowship namin. Kasi, ano siya, matalino siya, mapagmahal siya. Hindi siya sinungaling, di ba? Kaya gusto kong makausap yun. Pupuntahan ko ngayon yun. Isasama ko pa yung isang kasama ko rin, ha? Gusto niya ng ganong klaseng tao din. Nakita niyo ba yun? Pagmahal mo daw yung salita ng Diyos, si Jesus, yung Ama, pupuntahan ka niya. Titira pa siya sa'yo. Hindi lang bumisita. Tumira na. Kaya, again, ha? Iba, nalilito pa rin sa Trinity. Sino ba yung nakatira sa atin? Si Jesus o yung Holy Spirit? May mga ganun pa, eh. O dito, sino daw? O pati Father, eh. Walang problema dyan. Sige, nagkakaisa sila, eh. May pagkakaiba, pero iisa lang sila. At ang maganda niya, lahat sila all-powerful. Ano rin sila, hindi lang Holy Spirit ang omnipresent. Pati si Jesus, pati yung Ama. Okay? May mga tangang tanong na ng mga Isoriana. Nasa impyerno ba ang Diyos? Nasa beer house ba ang Diyos? Therefore, hindi totoo yan. Hindi siya constrained ng space. Yun ang pinaka-explanation. Doon yung constraint. Hindi siya pwede sabihin na andito lang siya at wala siya dito. Kasi yan, sabi sa Bible, He filled the whole earth. Paano nangyari yun? Yung definition natin ng matter, something that occupies space and has time, has mass. Paano nangyari yun? Nagsiksikan. Kasi nga, hindi siya nga matter, eh. Sige pa na, Jesus. Hindi naman siya ganun, eh. Hindi nyo? Yung hangin, actually, may ano pa rin yan, eh. Subukan yung tangke ng, ano, pagsiksikan mo ng hangin yun, sumisikip din, di ba? Hangin yun, matter pa rin yun. Okay, konting science for you. Tuloy natin yung sabi dito, He that loved me, not. Okay? Sinabi niya na yung mga nagmamahal sa akin, keep it my word, kaso ng iba parang di maintindihan pa yon. Baliktarin niya ngayon. Pag hindi mo ako mahal, hindi mo ginagawa yung sinasabi ko. Ganun kasimple, inahusga mo naman, pastor, mahal na mahal ko ang Diyos. Kahit di ako nag-church, kahit di ako nag-Bible, mahal ko ang Diyos. Sabi ng puso mo, eh. Naku, mag-ingat ka sa puso mo. Ano nang pinagsasabi niyan? Kaya dito, para lang maging malinaw. Again, kung medyo Kristiyano tayo, okay, ligtas ka. Pero hindi umahal yung salita ng Diyos. Ito yung sinasabi sa'yo ng Jesus. Huwag mo loko yung sarili mo. Wala ka sa church, mahal mo yung salita ng Diyos. Paano nangyari yun? Eh, meron akong ganyan, eh. Ganito yan, ha? Kahit sleeping yan, nararamdaman niya yung pressure. Eh. Ako din, sabi nga sa'yo, kaninang umaga, tinatawagan ako. May kasama ka ng pastor, eh. Hindi rin matawagan. Eh, paano yun? Patayin na kayo. Kaya, ang panalangin sa Panginoon, Lord, preserve siya. Dinadasalan ko yung mga server, guys. Kasi minsan, hindi mo alam kung sumasabog, eh. Parang yung computer natin doon. Gumagana naman yung gumana, gamit nyo pa. Ngayon, ayaw na. Ito. Alam yung pagsubok sa buhay yan, eh. Sabi nila yung hard disk mismo, hindi nila alam paano gumagana yun. Sabi ko, paano di ako naniniwala doon, eh. Yun daw talaga. Basta alam nila kung paano gawin yun. I-research nyo rin. Pero yung actually, paano gumagana yun, napakalaki. Anyway.
Ngayon, hindi mo mahal daw ang Diyos. Ah, sorry, baliktad. Kung hindi mo pinapanatili yung kanyang sinasabi, hindi mo mahal ang Diyos. Huwag kang magpaka-plastic dyan. At huwag din tayo maniwala sa iba na, hindi, mahal daw nila ang Diyos. Eh, paano mo nasabi? Eh, sabi nila eh. Ganun. Hindi. Tingnan mo ngayon. Oh. Sige, pag-usapan na natin salita ng Diyos. Iba naman, ganyan. Uy, Bible study yan. Pero idea nila ng Bible study kasi iba sa atin. Gusto nila walang kontrahan, di ba? Alam ni Bad dyan eh. Sa una, excited yun. Kasi kala nila, magbobolaan kami doon. Eh, hindi kami ganun. Hindi ako ganun. Ba't tayo napag-usapan yan? Ano ba gawin natin dito? Study nga eh. Mas puro negative to eh. Ito na lang. Eh, ba't dyan pa sinabing he that love me not? Basta mo muna sabihin yung love me not. Doon na lang sa love, nakuha ko naman na yun eh. Kaso nga, para nagurado, naalala ko talaga yung Romans 11:6. Alam niyo ba yun? Kasi nalilito yung iba sa ano eh, sa grace at saka sa works. Pag alam, pag mahal mo ng Diyos, gagawa ka para maligtas ka. Yung grace, ganun din. Hindi, sabi doon, tingnan lang natin. Magaling ang Bible dyan, kahit yung Proverbs, ganun eh. Stay tayo ng konti ha, late nung tayo nagpupisa eh. Tapos na ba yan niluluto mo na eh? Ah, galing ha, timing. 11:6. Parang wala rin to sa NIV eh. Eh, sabi dito, ha? Pakibasa niyo. Ready, go. And if by grace, then grace is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So, parang malinaw na malinaw yung grace and work, maganda pareho yan. Pero, pagdating sa kaligtasan, hindi yan, ano, hindi kasama yung works. Okay? Very, ano yan? Hindi, gumagawa siya kasi para maligtas kasi, di ba? Dapat ma-distinguish niya yung fine line of distinction. Pag sinabing ito, pag grace, walang works yun kasi ibig sabihin ang grace, ibig sabihin, hindi ka gumawa, pero nabiyayaan ka. Balik tayo sa regalo. Regalo mo, may bayad. Eh kung konti lang, may bayad pa rin. So hindi yung regalo. Hindi yung grace. Ang grace, wala kang binigay, tinanggap mo lang. Okay? Kaya in-emphasize natin yan. Ganun yun. Kasi pag work yan, hindi yan grace. Pag grace yan, hindi yan work. Okay? In-example ko lang to. Balik tayo sa kanina. Kaya sinabi niya, he that loveth me not, pag alam niya yung magmamahal sa kanya. Ba't di mo sinasabi, ba't mo hindi mo binabasa yung Bible? Mahal mo ba ako? Ni-record ko lahat dyan ng kailangan mong malaman na mahal kita at hindi lang yon. Pag ginagawa mo yun, nakikita mo yung blessing din. Nakikilala mo siya lalo, kasarili mo. Nirecord yan, hindi mo binabasa. Tapos sabi mo, mahal mo si Jesus. Sino yung Jesus yan? Yung long hair. Tapos no, pinaposisyon nga na, dinadalo. Ganyan yung mga ano ng ano, di ba? Mga Nazareno. Interviewin pa sila ng ano. Kala nila, mananiniwala. Iba sa bagay, iba naniniwala dun eh. Ay, magpapanata na rin ako kasi in-interview si ano. Nagpanata daw siya at ganyan-ganyan. Hindi. Ito nang panata niyo. Kung gusto yung panata, babasahin ko ang Bible kahit anong mangyari. Mali din yun. Again nga, kaya ang ginagawa sa inyo, mahalin nyo. Pag mahal nyo daw, hindi nyo kailangan pilitin. Basa ka ba kanina? Anong chapter? Ilan? Anong nasabi doon? Kinwis mo pa. Ngayon, kaya may quiz din tayo, parang ganun din yan. Pero, ang katuwaan lang din yan eh, para may encourage tayo. Plus, talagang, again, ang hirap nung pinipilit. Parang anak nyo na naman yan eh. Yung anak nyo, tinuturoan yung gumalang. Opo, po. Pero kung talagang hindi magalang, kahit na sabihin yung po, opo, murahin ka pa. PI ka po, parang ganun. Pangit naman nun, di ba? So, hindi lang sa salita. Amen? Amen. O bakit may banat pa si Jesus dito ng ganito? And the word which he healed is not mine. Kasi alam din ni Jesus na kahit sa atin ngayon, okay, pastor, ayun na naman, gapish ka naman dyan, salita ka na naman. Bata mo na makikinig sa'yo. Ah, ganun, di ba? So ikaw nun, lakas ng loob mo dyan, kasalita ka, sabi ito, salita. Una, ito talaga yung salita ng Diyos. Pangalawa, hindi naman ang gagaling sa akin, hindi yung mayabang. Tinutulungan ko lang yung gusto. Wala tayo pinipilit dito kahit sa soul winning tayo. So alam din ni Jesus yung kaya ngayon di, ang hirap naman pakilala nung panahon niya na siya rin ay Diyos, di ba? Ginawa niyan,
inalis mo na yung focus sa Kanya, binalik niya yung focus at glory sa Ama. Nakita niyo yun? So ngayon, pag hindi kayo nakinig sa akin, kasi yung salita ko daw, sabi ni Jesus, salita din ng Ama, so hindi na rin kayo nakinig kay sa Diyos, Ama. Ganun kasimple yun. Kaya ngayon, pag na may nagsabi sa akin, basta parang malalamang ano, yung bakla is reprobate, kunwari ganun. Galit ka lang ata sa kanila eh. Personal mong ano yan eh. Di ba sayang yung Bible? Hindi, huwag na. Kapal eh. So, hindi ako nagsabi lang yan. Ganun lagi ang banat dyan. At hindi lang banat lang, ano. Talagang banat kasi dapat yun ang katotohanan sa atin. Hindi tayo nagmamalaki dito. Ito, totoo, kasi sinabi ko. Hindi. Yun ang sinabi ng Ama. Yun ang sinabi ng Bible. Okay? Kaya lagi tayo pumapunta dito eh. Kaya ano title ulit natin? Love, Truth, and the Word of God. Magka-aug na yun, hindi mo hiwala-hiwala yan. Hindi mo magkakaiba rin, pero sa ating topic dito lagi, dapat magkakasama yan. Hindi pa yung mahal ko, totoo ba? Dapat ganun eh. Totoo ba? Ito ang totoo, may pag-ibig ba yan? Binato mo na, nagyabang ka lang, hoy! Mga mali kayo lahat, ako lang tama. Kunwari, may tama ka talaga. Tama ka talaga. Wala namang pag-ibig. Hindi maramdaman yung pag-ibig. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa para magyabang. Niyayabang mo yung totoo. So, di rin maganda. Amen? Doon minsan iba, iakusan nyo yung pa-victim. Pa-victim na may iba. So, kaya ngayon, pasok yung salita ng Diyos. Sino ba nagsabi niyan? So, doon ko natatapusin. So, paano ko pa sana dito eh. Hindi pa ang ibang points dito ha. Ito, sa mga disipulo na to eh. Ito. Eh, paano nasabi niya, no? Paano, wala na si Jesus dito, ba't iniwanan tayo? Hindi siya umalis lang, okay? Ito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring them all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yun ang maganda sa katotohanan. Hindi yan parang constraint na pwedeng tago. Iba ganun ginagawa nila eh, di ba? Kung nagsinungaling, nagnakawan, tinatago yan. Yung si Alice Go, kaya yung mga spy yan eh. Tinatago nila yung biruin mo. Saan ka nag-aral? Di ko maalala. Alam mo agad, nanloloko yun eh. Kaso mga sinadol kasi, nanloloko rin yan. Dapat tatagal na nakakulong yan or something. Ang spy na siya, hindi ako nagkakamali, patay yan eh. Tama ba hindi? Alam ko ay, naalala ko sa batas. Kasi yung sabihin, espionage, patay yan. Kasi kaya andiyan ka, in-spy mo itong bansa to para atakin ng isa. Di parang trinetin mo yung security ng tao, ng bansa. Eh, ba't ngayon, in-interview pa? Ah, galit na asan na ako sa'yo. Tsatsagaan ka lang. Ba't kailangan pagtsagaan? Nagpapalabas kayo, parang mga artista kayo. Lalo si Jinggoy pa yung andun. Alam mo na, ano to, palabas to. Eh, si Risa, alam nyo na yan, di ba? Ako loko din yan. So, yung sabi ko dito, paano mo alaman, ligtas ka ba? Ayan. Kung di ka ligtas, huwag kang magulat kung hindi mo naitindihan pag sinasabi ko dito. Kaya kung ligtas ka na, ayaan mo yung Holy Ghost, siya yung magko-comfort sa'yo, magturo sa'yo. Again, sa Bible na naman yan. Okay? Sabi ni Peter, ng Diyos to Peter, sabi dyan, paano naisulat yung Bible? Holy man of God was moved, no? Ng Diyos. Sinulat niya. Kaya pag binabasa mo ngayon yan, yun ang sinulat din ang Holy Ghost. Okay. Another point. May gusto akong ano dito eh. Pansin niyo na naman yan. Ye have heard how I said unto you, I go away, come again to you. If you love me, you would rejoice. So kanina yung love lang natin, yung salita ng Espiritu. Ito, pastor, naalis na si Jesus eh. Natutuwa ba tayo? Ang hirap yung relate doon, imagine nyo lang kayo din yung mga disipulo ng time na yon, okay? Pero, yun nga, bakit dapat silang matuwa? Na tayo din. Kasi matutupad na yung sinula ng Diyos na ang Jesus ay talagang dapat naman siya sa langit, di siya dapat inaparusahan dito sa lupa, di ba? Dapat matutuwa ka nun. Yun ang sabi doon. And then, yung last na to eh.
But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Ayun na yun. Okay? Ulitin ko, ha? Sa Tagalog, but parang nawa malaman ng sanlibutan na mahal ko ang Ama, na kagaya ng pinag-uutos niya, even so I do. So kaya ginagawa niya yung dapat niyang gawin para malaman ng sanlibutan na mahal tayo ng Diyos. So yun yun, medyo generic yun sa ating ano, no, sa ating topic dito. Kasi alam natin ang mahal tayo ni Jesus, namatay siya para sa atin. So pero balik tayo sa kanina, truth, love, and the word of God. Mahal niyo ba ang salita ng Diyos? Mahal niyo muna si Jesus? Eh, magano naman eh. Mahal mo ba si Jesus? Ang hirap sagutin nun. Parang si Pedro eh. Pero again, mahalin mo yung salita ng Diyos. Hindi mo kailangan ipilit yun. Kaya nga na-found out si Peter dun eh. Paano mo sabing, di ba, na-guilty siya? Kasi hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin eh. Tinuruan siya para mag-soul winning. Ipilit sa salita ng Diyos, nangingisda siya. Wala namang masama kung isda lang. Kaso apostol sila eh. Sila yung founding ano niyan eh. Tapos mangingisda ka lang para ano. So, sana naintindihan natin yan. So, mahal ba natin ng Diyos? Mahal natin salita ng Diyos? Mahalin natin. Huwag tayong pinipilit pa. Aralin natin, as in, makinig, aralin, intindihin. Paulit-ulit po yan. Kaya, napansin nyo siguro sa akin mo siya, nag-asawa din ako minsan, mag-fix na naman ako. Kasi alam ko, yun ang kailangan nyo eh. Amen. Hindi ako mag-ano dito. Again, sabi nga sa ChatGPT, pwede kang mag-chat lang doon. Prepare a sermon about love. Pati introduction, babasahin mo, my brethren, magiging nang ganun eh. Hindi parang ang ewan doon. Doon ibang preacher, ganun, mapansin niyo iba, binabasa lahat eh. Hindi ganun, arali mo muna, pangaral mo. Magbasa dyan, marunong yung magbasa. Mahal ba natin ng Diyos? Amen. Salamat po kung oo. Maraming kasama yan. Bible, church, yan, i-care nyo yung, ano, yung mga kapatid nyo rin dito kasi alam nyo na, ang hirap na mag-soul winning tayo-tayo lang. Maganda, mas marami tayo hanggat maaari. Amen? Amen. Then yan, turuan mo kung ano pinakabuti sa kanya. Well, kaya hindi sila pwede mag-demand, ha? So, kailangan ganito. Mahal mo ba ako? Kailangan ko isasakyan mo. Hindi, ganun. So, parang sa Diyos, kung paano tayo humingi sa Diyos, siya yung magde-decide. Ano yung bigay niya sa atin? Mahal tayo ng Diyos. And then appreciate natin yun. Pag nakikita, tumatalino ka, nagmamature ka, umayos ang buhay niya, pamilya mo. Appreciate mo yun. Hindi yung babaliwalayin mo, bandang huli, parang walang ginawa sa yung Diyos. Ganun yung mga hard book, ano ng mga pastor eh. Totoo lang. Ang dami yung pinagtsagaan to, ilang taon. Nag-asawa na lang kung ano, nagkaroon ng tabaho, nakalimutan na. Kung saan siya natuto, pinagpala ng Diyos. Yung lang siya sa... Noong una, hindi ko rin maintindihan kasi nga, pag bago ka pa lang, nagsasabi ni Pastor. Pero nung nakikita ko na, siya bibisita doon, Pastor, hindi kita makalimutan. Yun, yun. Kasi nga, nagtanim din siya. Amen? So, ganun ginagawa natin sa inyo dito. Amen. Masakit yun, pero, well, fair is fair. Gagawin ko lang yung kailangan ko. Yun, tanongin nyo na sa inyo, mahal niyo bang Diyos? Mahal ba kayo ng Diyos? So nakita niyo na iba-ibang mukha nun ha. Hindi lang, mahal ako ng Diyos kasi buhay pa ako eh. Pag soul winning, ganun eh. Totoo naman, mababaw. Amen? Ngayon, tingnan niyo yung buhay niyo. Mahal ba ako ng Diyos? Mahalin mo rin ang Diyos. Mahalin mo yung salita niya. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo po'y pinagpala. Medyo basic to Lord, but fundamental, ito po yung maintindihan namin. Hindi ka pwede magkunwari sa inyo, and therefore, huwag namin magkunwari. Kami po yung maglingkod na lang ng mas tapat, hanggat kami tumatagal sa mundong ito, Lord, binibigyan ang pagkakataon ng buhay. The more, Panginoon, na kami po yung maglingkod sa inyo, maayos, Panginoon. Especially yung aming focus ngayon, yung salita niyo, Lord, yes, minsan nakakatamad, minsan hindi maintindihan. But maraming bagay na ganun din naman actually. Maraming bagay na ang hirap intindihan sa umpisa. But kung makakabuelo, kung pwede kang magtanong, pwede kang magbabadyan, pasok namin lagi. Huwag namin kalimutan, huwag namin ihuli ang church, huwag namin ihuli ang panalangin, ang Bible. Doon namin makikita pa ngayon, pag nagbunga na yan, yung aming tinanim, na mabuti, pag-ibig sa inyo, Lord, makikita namin
Kung paano niya minahal din kami. Again, minahal niyo na kami, naligtas kami. Alam na namin yun. But ang dami pa pala, hindi lang kaligtasan ang i-offer niyo, Lord. Blessings, even knowledge. At napakarami pa. Mas lalawak pa kami pangunawa din sa buhay, sa mundo, at sa inyo, Lord. So, again, patawarin niyo ang bawat isa, Panginoon, na minsan kulang ang pag-ibig namin sa inyo, Lord. May baliwala kayo minsan. Iba, take it for granted. Okay lang yan. Patawarin niyo po ang bawat isa. At ngayon, Panginoon, mag-commit din kami, Lord. Ay, ganun pala yun. Iba-ibang level ng pag-ibig. And therefore, nawa ay mas, sabihan ng kanta, Panginoon, lalong tumitibay. As the years go by, Panginoon, yung pag-ibig namin sa inyo, Lord, at kayo din. Salamat po, Lord. Again, pagpalain yung bawat isa. Salamat po sa aming bilang. We pray also for our food, Panginoon. Masalas ang prepare. Yung makalakasan namin hanggang mamaya ng hapon. Ay, pumagpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.